So, sa episode natin na to, Q&A with P, ibabahagi ko sa inyo ang sagot ko dun sa mga katanungan nila na mostly about managing finances. 5 secrets to financial planning basic like Tiger Woods. Yung mga sinabi nyo, bakit Tiger Woods? So, Tiger Woods kasi excellent siya sa kanyang skills. So, itong 5 basic secret natin for financial planning, makakatulong ito sa inyo. Secret number 1 is budgeting. So, kung hindi ka sanay sa pagbabudget, ang pinaka-tip ko sa inyo, unahin nyo ang paglilista. So, gawin yung kaugalian yung paglilista. Gusto ko kayong i-challenge na start nyo for today ang paglilista lahat. Gawin nyo siyang daily. So, gawin nyo lang to kahit for the 30 days para lang ma-develop nyo yung habit ng paglilista. Ilista nyo lahat ng mga nagagastos nyo day in, day out. And on the other portion, ilista nyo rin yung source of income. So, bakit ko ba sinasabi to? Kung hindi ka sanay sa pagbabudget, first thing to know is kung magkano ba talaga ang ginagastos mo daily and magkano ba yung iyong income. So, pag ma-plot mo yan for 30 days, magiging part ng habit mo siya and hindi lang po expenses ang i-plot mo, i-plot mo din kung magkano yung mga pumapasok na income sa'yo. So, doing that way, very simple yan to check your balance sheet. So, now, pag magawa nyo na yun, papansinin nyo na ngayon kung magkano ba yung napupunta sa certain things. Is it mostly sa wants or sa needs? And kung meron ba kayong savings? When doing the listing, mapapansin nyo kung saan napupunta yung pera nyo. So ngayon, ang gagawin natin, mag-allocate kayo ng at least, start mo ng 10%. Although, mas gusto ko sana i-suggest kung kaya mo, 20% agad pupunta dun sa savings. So yun ang tinatawag natin na pay yourself first. And then 10% yung tithing para magbigay din tayo pabalik dahil yung ating mga pera ay galing lang din sa ating poong may kapal. So it's just right na magbigay tayo through tithing. O kaya kung paano nyo gustong ibigay yan. And then the rest, 70% would be sa expenses na. So dun sa expenses nyo, pansinin nyo, meron tayong tinatawag na needs, essentials. Ibig sabihin kapag needs, ito yung mga hindi mo kayang mabuhay nang wala ito, tulad ng pagkain, tubig. So, food, shelter, and clothing. Yung wants naman, ito yung kahit wala ito, kaya mong mabuhay. Ano ba yung sample natin dito? Ito yung mga sample ng kakain ka sa labas. Kasi pwede ka naman magluto, di ba? Bibili ka ng mga gadgets. And yung mga luxury, like mga bags, kung meron ka naman existing bags. And other unnecessary things na hindi mo namang urgently needed or kaya mo namang mabuhay nang wala ito. So, yun yung pinaka-tip natin when you want to start kung paano mag-budget. So, kung gusto nyo namang avail yung deeper pa on the money management na part ng budgeting, you can avail our money management coaching system kung nahihirapan ka at kailangan mo ng someone na mag-handhold sa'yo para matulungan ka to have a system that will work for you. Tip number two natin would be cutting expenses and leverage your income. So, increase mo yung income mo after you cut your expenses. So, basically, kung ginawa mo yung number one na pinanggit ko sa'yo, mapapansin mo, malalaman mo kung ano dapat dun yung mga expenses na pwede mong bawasan. And once nagawa mo yun, level up ka naman. So, develop mo naman ngayon yung skills mo para magkaroon ka ng additional sources of stream of income. So, explore mo kung ano yung kaya mong gawin. Like having another part-time job, o kaya magpunta ka sa sales profession, and others. So, ito lang yung pinaka-guide natin kapag gusto mo magkaroon ng other sources of income. Read about the Ikigai concept. So, ano ba ang Ikigai concept? Ito yung mag-i-intersect. Like, for example, ano yung bagay na gustong-gusto mong gawin? Ano yung bagay na may skill set ka? Ano yung bagay na pwede kang bayaran? Be paid for? And for what you are good at. So, sample natin yun. Kung gustong-gusto mong magturo, then you can have a teaching.
So, kung gustong-gusto mo naman makipag-usap sa tao and isha-share mo yung benefits ng isang product, you could go for a sales profession. So, that's just an example. So, explore it, tignan mo kung ano yung mas pasok sa'yo. So, in our 5 Steps to Money Freedom Framework coaching session, we're helping those individuals na baon sa utang na gustong makawala at makamtam nila yung kanilang dreams. Third tip and our third secret is getting out of debt. Okay, kailangang intindihin natin na kung meron tayong utang, dapat harapin natin to. Huwag nating taguan. Kailangang bayaran natin ito. Because your debt is your an obligation. And tandaan natin, nakasaad sa Proverbs 22 verse 7, na ikaw ay slave ng pinagkakautangan mo. And marami din tayong Bible verse na dapat yung mga kautangan natin ay babayaran natin. Kasi papansinin mo, kung hindi mo siya pagtutuunan ng pansin, parang may mabigat lagi, di ba? Kasi kawawa din naman yung tao na nagpahiram sa iyo. Ibig sabihin, kung tao man yan or it's a bank, meron kang kredibilidad kaya pinautang kanila. So, patunayan mo yun, you need to pay their debts. So, meron tayong pinakadalawang example ng method na pwede mo magamit dun. One is the avalanche method. So, yun yung tinatawag natin na babayaran mo muna yung may pinakamalaking interest. And another method is babayarin mo ang pinakamaliit. So, kasi debt is something na psychological. So, yun naman ang tinatawag natin na snowball method. So, sa 5 Steps to Money Freedom, tinutulungan natin yung mga individuals na baon sa utang na makawala doon at makamit nila ang kanilang mga pangarap. Magpo-focus tayo na tutulungan sila ano yung pinaka-root cause. And from there, magiging mabilis na lang na hasain yung mga skill set nila para maging debt-free sila. At tandaan natin yung mentalidad mo na nagdulot sa'yo na mapunta ka sa ganung sitwasyon na nabaon sa utang, hindi mo pwedeng gamitin yun para makawala ka sa utang. Para maging lifetime ang impact ng pagbabago mo on getting out of debt, sa 5 Step to Money Freedom coaching session, tinutulungan namin ang mga client na mag-umpisang ayusin mula sa pinakaugat ng problema. And dahan-dahan dyan, we will holding them. So, we'll take accountable with them. Sisiguraduhin namin na meron silang ma-achieve na result hanggang sa magiging totally debt-free sila and ma-achieve nila yung kanilang dream. Tip number 4 natin, saving for retirement. Karamihan sa Pinoy, pag tinatanong natin, nag-iipon ka ba para sa retirement mo? Madalas sasabihin nila, bata pa ako, ayoko pang isipin yan. Mas maigi na nag-start ka ng mas maaga na mag-ipon para sa retirement mo. Para sa ganon, mapakinabangan mo ang tinatawag natin na 8 greatest wonder of the world, ang compounding interest. So, depende sa'yo yan. Kasi yung compounding interest, kapag nagamit mo sa maling paraan, ito ay either matutulungan ka niya para ma-achieve mo ang iyong financial freedom and abundance o kaya malubog ka sa utang. Tip number 5 and secret number 5 natin is insurance. Alalahanin natin na ang insurance, ang number 1 niya is protection. So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng aksidente o bigla ang pagkakasakit. So, kahit na napakaganda na ng mga ipon mo, kung nagkaroon ka ng mga ganong aksidente, mga sakuna, aksidente, ang tinatawag natin na SAD. S for sudden illness, A, accident, and D, death. So, kahit na gaano kaganda ang iyong financial portfolio, kung wala kang protection para dito, kapag nagkaroon ng tinatawag natin na SAD, pwedeng totally ma-wipe out ang lahat ng pinaghirapan mo. So, sa 5 Steps to Money Freedom coaching session natin, tutulungan natin yung mga taong baon sa utang na makawala sa pagkakautang. Uunahin natin pansinin ang pinakaugat ng problema. So, kung ikaw ay isa sa mga baon sa utang ngayon at nahihirapan ka na kailangan mo ng tulong, avail our 5 Steps to Money Freedom coaching session. Could email us at dpanaga@gmail.com.
But wait, there's more! Pwede ka rin mag-avail ng free 15 to 30 minutes financial consultation natin. Just comment book in the section, in the comment section, para maibigay natin ang link sa'yo to book your schedule. Ngayon, kung may natutunan ka sa video natin na to, comment in below and feel free to share this video to your friends para matulungan din natin sila. Don't forget to click subscribe and click the bell to get notifications of our latest vlog. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Don't forget to click subscribe and click the bell to get notifications of our latest vlogs.